What's going on, guys? Welcome back po ulit sa akin channel. Kumusta po kayo? On today's video, nakita nyo naman po sa title, sa baba, magta-try po tayo ng Austrian snacks. I am excited for this. Yung iba dito, natikman ko na, pero yung iba is first time talaga. Para naman mas makilala nyo yung Austria kung saan ako ngayon. So guys, ayun, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin to. At kung nakikita nyo, meron akong mug. Siyempre dito natin lalagay yung iinumin natin. At dun na natin umpisahan yung mga try natin ngayon. So, eto umpisahan natin sa iinumin ko. Nabanggit ko na to sa isang mukbang na video ko eh. Hindi ko lang matandaan kung alin. Ito yung Andudla. Basta parang siyang may lasa na, ewan ko, hindi ko ma-explain. Sprite, parang ganun na may pagka-lemon. So, lagyan muna natin yung baso natin. So, ayun. Mabuti nang meron tayong iinumin bago natin simulan yung pagtikim ng mga snacks. Sarap. Gawa pala to sa 32 natural herbs. Na meron din siyang grapes at apple juice. Kaya pala masarap. 32. Pero siyempre hindi na natin isa-isa yung 32. Baka abutin tayo ng ilang oras dito. Sa ako napansin nyo pala medyo mahina yung pagsalita ko. Dahil anong oras na dito nag-film pa kami. Magte-10 na ng gabi. Siyempre natutulog na ibang tao kasama namin sa bahay. So simulan na natin para huwag na tayong tumagal. First snacks. Ito na, unahin natin yung tatlong to. I think natikman ko pa lang dito itong salt and vinegar. Itong dalawa hindi pa ata. So, buksan na natin. So, salt and vinegar. Potato chips. Lasang salt at vinegar. Hindi nga nagkamali. Second, yung ketchup. Hindi ko mahalong malasaan yung ketchup. Tamis-tamis siya. So, ito. Classic salted. So, I think medyo papares. Nandito yan. So, ito. Tikman natin itong classic salted chips. So, ayun nga. Wala lang yung vinegar na dito. Try ko ulit to. Parang hindi ko nalasahan yung ketchup eh. So, ayun, pag medyo nakakarami ka na, malalasam yung parang may ketchup kamatis. Medyo matamis siya. Ayun muna tayong tubig. Ay, amdudla. So, ayun. I think para sa akin masarap siya yung tatlo. Kasi mahilig naman ako sa chips. So, para patas na lang, silang tatlo na lang yung masasarap. Walang lumamang. Okay na yan? Sa next. Ito. Cocos Rollen. So, cocos. Yung cocos is coconut. So, for sure, yung pinaka main ingredients ito is coconut. Taste the 50s. Ah, okay. So, medyo throwback pala to. Naalasahan natin daw ang 50s. May mga iba't ibang tatlong kulay siya. Siguro flavor yon. Tikman natin itong puti. Para siyang makapuno. I feel like I'm in 50s. Try naman natin itong kulay brown. Parang nagmumukbang din ako.
Ayun nga, parang may chocolate na ano, taste. Hindi ako nagkamali. Tayo naman natin yung pink. I think ito naman, strawberry. Parang wala na bago sa lasa. Parang parehas lang ng puti. So ayun yung Cocos Rollin. Yung puti saka yung pink, halos parehas lang. Next na tayo. Para mabilis tayo matapos. Draghi Keksi. Draghi Keksi. Draghi Keksi. So ano to? Wenn ich nur aufhören könnte. Kung kaya ko lang tumigil, so baka nakaka-addict to. So try na natin. Chocolate, tapos para sa cookies sa loob. Medyo lasang champurado ah. Yung amoy niya, champurado din. Yeah, amoy champurado. May dark, tapos may light. Ito yung medyo light to eh. Masarap to guys. Parang tama nga yung sinabi. Kung kaya ko lang tumigil. Pero kailangan tumigil. Hindi tayo mapupunta sa iba kapag hindi natin tinigil to. So next na tayo. Masarap siya. Pang merienda. Ito. Gawalin siya ng Kelly's. Kelly's Nips. So, ano bang laman nito? Knusprig Luftig Satt. Guys, tingnan nyo yung loob. Parang medyo amoy peanut butter. Tikman natin. Ang kumakain ng hangin. Parang medyo walang lasa. Parang walang lasa. Ah, mais. Yung mani. Hindi ko ito gusto. Next na tayo. So, paano ko namin uubusin yan? Napakaraming yan. I-roll na lang namin lahat. So, next. Choco Bananen Minis. So, ito, natikman ko na to eh. Nung dumating ako dito, siguro after a week, nagpunta kami sa isang chocolate factory dito. Na-try ko to doon. Sarap to eh. So, ayun nga. Sa isang chocolate factory dito ko natikman to at sumama sa akin nun si Tante Helen, shout out sa'yo, saka si Jana, kasama rin namin nun eh. Si Jana yun nakasama ko sa Domino's Pizza saka sa Pinoy Breakfast na mukbang ko dito sa channel. Guys, bago natin to tikman, may naalala pala ako na medyo nakakatawang pangyayari sa akin nung bago ako dito. Yung siyempre first time kong mag-subway dito, yung parang MRT LRT sa atin. Meron silang machine dito na validation, so ipapasok mo 'yan, tapos parang matatakan siya. Eh siyempre first time, di pa natin alam kung paano 'yun nagwo-work. Hindi katulad sa Philippines, itatap mo lang 'yun, 'di ba? Tapos bubukas na 'yung harang. So ayun nangyari dito sa akin. Pagpasok kong ganun, hindi ko agad natanggal. So, ang nangyari, ang dami yung tatak. So, isang beses lang pala, nagulat si wife noon na bakit daw ang dami kong ginawa. Sabi ko, hindi ko naman alam pa eh. Bago lang ako dito eh. So, ayun, share ko lang sa inyo. Hindi nakakatawa, no? So, tikman natin to. O, hugis saging, di ba? Banane. Ay, natikman ko na pala to. Ayan, tingnan nyo.
Medyo maano rin yung loob, malambot. Mas malalasahan mo rin talaga yung pagkasaging niya. Sa pa. Sarap siya. Kaso, nakakailang chocolate na tayo. Ang tamis. Okay, so next na tayo. Pero bago tayo pumunta sa next, konting kaalaman lang guys. Trivia, konti. Sa mga baka hindi pa mga nakakaalam, kilala nyo ba si Arnold Schwarzenegger? Siyempre, kilala nyo yun. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Arnold Schwarzenegger... Si Arnold Schwarzenegger. Ilalagay ko na lang yung spelling ng pangalan niya dito sa screen. So ayun nga, yung pagka-bigkas medyo nahihirapan tayo syempre kasi nga German. Ayun, Austrian siya. Trivia lang sa inyo guys. Ako rin medyo nagulat doon nung nalaman ko yun. And sa mga bago pala sa akin channel, nasabi ko na to sa unang-unang mukbang ko, yung sa KFC na mukbang ko, na dumating ako dito sa Austria year 2017. So, 3 years na po ako dito. Ayan, sa mga bago po sa akin chan, sa mga bagong makakanood ng mga videos ko or makakanood nitong content na to, alam nyo na po kung kailan ako dumating dito. So, next na tayo, I think. Okay. Dito tayo kay Mozart. Itong si ito matagal ko na itong gustong matikman eh. Hindi ko pa rin talaga natitikman ito eh. Naiintriga ako dito kung anong lasa eh. So habang binubuksan ko ito, trivia ulit. Si Mozart pala is isa siyang musician at composer na dating-dati pa. Doon siya sa Salzburg. Doon sa Salzburg, sa mga nakakaalam din, kung alam nyo yung movie na The Sound of Music, yon doon po yon. At yung nabanggit ko nga rin sa, doon sa beer taste test namin, yung Salzburg eh, gustong-gusto ko nga rin mapuntahan. Siguro someday, para mabisita ko na si kumparing Mozart sa yung sounds of Music doon. Kung saan, ewan ko, kung nasan yun doon. So, tikman na natin siya, guys. Chocolate pala ta. Tikman nyo. Tikman nyo rin. Chocolate pala siya. Matamis. So, ayan siya. So, ayun pala lasa niya. Anes. Hindi ko siya gusto. Ito yung madalas ko nararasahan sa ibang chocolate na ano yung amoy or yung lasa. Parang may lasang, hindi ko alam, bubblegum ata yun. Ayun ba yun? Yung marzipan? Hindi ko alam tawag yun eh. Hindi siya masarap. Ayoko sa'yo, Mozart. So, next na tayo. So guys, meron pa tayong 6. So ito, sport gummy, gummy. Sport gummy, yeah? Sport gummy. Sport gummy. So, try na natin siya. Iba-ibang kulay. So ibig sabihin, iba-ibang flavor. Mahilig lang ako sa kulay pag mga ganitong gummy bears. Yeah, typical na gummy. Yung pula, matamis na medyo may konting asim. Kaya natin itong dilaw. Typical na ano, na gummy na pagkain. Nakapagod mo ngayon. I think next na tayo. So dito na tayo. Sa paano to bigkasin? Pisinga. Pisinga.
Pishinga. Ayan, pishinga. Eken, hazelnuts, hazelnut, pishinga. Site, Aksin 49. So, since 1849 siya. Eto guys, na-try ko na rin to dun sa chocolate factory na pinuntaan namin. So, natikman ko na siya pero nakalimutan ko na yung lasa kasi hindi naman kami madalas kumuli nito. Pero nagustuhan ko to eh, pagkakaalala ko eh. Amoy mani. Hazelnut yan. Hindi ako minuman ako eh. Guys, chocolate na naman. Snacks yung title pero halos lahat chocolate yung nandito. So ayun, meron ulit siyang parang wafer sa loob. Ang sarap. Gusto na lang, nabawi yung lasa kay Mozart. Masarap to guys. So kung makakapagpasyal kayo dito, huwag nyo palalampasin bumili nito. Promise, hindi kayo magsisisi. So next na tayo. Mabubusog na rin ako kahit pa tikim-tikim na. Ito, hindi naman chocolate. Ano naman to eh? Parang ano ba to? Chewing gum? So ayan guys. Ano bang pangalan nito? Pest? Pets? Pets Play Fruit Mix. Tikman natin. Tikman ko lang ito yung pula. Kasi yung flavor lang naman na magkakaiba dyan eh. Kasi tatagal tayo dito. Abutin tayo ng siyam-siyam pag tinikman natin lahat. So maliit pala siya. Para siyang gamot. So guys, ayan siya guys. Para siyang gamot. So pagka ano mo nito, sisigaw ka ng Darna. Darna! Yeah, normal na candy yung lasa. Walang special. Pambata talaga. Etong ano na to, normally kapag mabibili mo to sa mga supermarket dito, meron siyang laruan, may lagayan siya. Parang igaganon mo siya tapos kukuha ka ng isa. And then, kung gusto niyo mapanood yung kay Arnold Schwarzenegger na video kasama yung asawa niya ng snack war ba yun or food war, i-ano ko siya dito sa video ko. Panoorin niyo siya, masaya yun. At doon mapupronounce siya na maayos yung mga tinatry ko dito. Ito, nandun to eh. Nandun to. Pati itong si Mozart ata, andun. Pati ito si Draghi Kexi. So next sa tayo guys. So ito next ko. Matagal ko na rin itong gustong tikman eh. And ilang beses na akong napapatingin dito sa supermarket. So ngayon matitikman ko na siya para sa content. So ayun, parang halos lahat ng mga turista na pumupunta dito, talagang bumibili sila nito eh. Kasi nga trademark to ng Vienna, Austria. After 3 years matitikman na natin. So ayun siya. Meron siya pang ganun. Parang yung pag-unboxing ko lang ng sapatos. Oh, wafer siya. Oh nga, di ba nakita nga dito yo. Dito. So ayun siya. Ah, naka-divide na siya. So, okay, try natin. So ayan, para siyang Skyflex na may mga flavor yung chocolate. Try natin. Ano pala, lagi pala kaming meron din dito sa bahay. Kaso, naiiya naman akong kainin kasi nga, baka merong nagmamayari. Ano naman, syempre. So, ayun, at last, matitigman na natin siya.
Masarap. Sarap siya. O nga pala, hindi ko pala nasabi kung anong pangalan niya. Mana? Mana Schnitte. So, yun yung pangalan niya. Mana Schnitte. Sarap siya. Sarap siya pag magkakape yung merienda ba. Ayos na natin itong mga to. Tigay muli tayo ng chips. Pampawala ng tamis. Halos sunod-sunod na tinikman natin para candy or chocolate eh. Bago tayo pumunta sa susunod. At dalawa na lang sila. Siguro ilalabas ko na sila parehas. So ito yung dalawa na huli. Yung isa sa Kelly's din. Sa Kelly's kasama nitong mga chichirya. So alam nyo na kung ano yung mga ginagawa sa Kelly's. Mga chichirya. Hindi ko na sasabihin, okay? So, I think unahin na natin ito. Yung Vina Sukar. 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 Vina Sukar. Vina Sukar. Parang ano? Pangalan ng artista. So, ano siya? Mixed fruits na candy. Na meron siyang, kung makikita na sa picture, meron siyang palaman sa loob. So, I think sa Philippines, parang masasabi ko na parang ano to eh. Ano ba tawag doon sa ano na yun? Basta. Nalimutan ko na. Ayun, habang binubuksan ko pala to, meron ulit tayong trivia. Siyempre, tungkol pa rin sa Austria at lalo-lalo na sa Vienna. Alam nyo ba guys na ang Vienna, yung city ng Vienna, yung capital siya ng Austria, 9 or 10 times na siya nanalo ng most livable city sa buong mundo. Wow! And 2 years in a row, 2018 and 2019, ang Vienna yung nanalo ng most livable city sa buong mundo. Yun po. Kaya napakagandang tumira talaga dito. And yung sa government nila, pagdating sa pag-aaral, sa education, sa health, basta maganda yung mga benepisyo, napakaganda dito. Kaya ayun siguro yung main reason kung bakit siya yung madalas manalo or ilang beses na siyang nanalo ng most livable na city sa buong mundo. And in addition to that, English kuya, ang Austria is ano lang siya, maliit lang siya na country. And ang population niya is maliit lang din. As of 2019, last year, 8.8 million lang yung population ng Austria. At nag-search ako, kinumpare ko siya sa Philippines, and as of 2015 lang, yung NCR is mas malaki pa ang population. Yung NCR, yung National Capital Region, which is kung saan ako, kung taga-san ako sa Philippines, is mas malaki pa sa population ng buong bansa ng Austria, which is 12.8 as of 2015 lang yun, ha. So, isipin nyo, syempre, maraming nadagdag dun sa population na yun. So, wala na wag nang dumaldal. Try na natin to. Aba, ayos yung kulay nito, ah. So, ito, yung flavor nito is pineapple. So, ayan. Tingnan nyo, parang transparent siya. Parang medyo, ano siya, parang sabon na transparent na may palaman sa loob. Pineapple flavor. Guys, masarap to, ah. Kaso, makapal siya. Solid siya na candy. So, baka ano oras pa natin matapos tong vlog na to kapag tinapos ko. So, based on the study, kailangan natin kagatin tong candy na to para yung palaman niya sa loob matitikman natin. Sana huwag masira yung ngipin ko. Handa na kayo? Ako hindi pa. 1, 2, 3. Ay, malambot pala. Oh, naaalala ko dito yung candy sa Philippines, yung dynamite. Kaso hindi sa chocolate. Parang ganito yun pag kinakagat. Tapos yung nakakainis na rin na part, nai-stack sa ngipin. Nasiklaway ko. So, ayun guys. Naubos ka na yung isang candy na to. So, I don't think kailangan pa natin i-try ibang flavor. Siguro, konti lang naman yung pagkakaiba niyan. So, let's move on dito na sa last one.
etong Kelly's Mini Fritz. So Fritz means parang French fries. So na maliliit, mini eh. So last na to, at least yung last is salty. Ayan siya guys, para siyang yung picnic sa Philippines. So syempre, expected ko na kung anong lasa nito. Kasing lasa ng picnic sa Philippines. Which is nakaka-addict din. Parang hindi siyang itong tatlo. Kasi nga patatas. So ayun. Ayun nga, ganun yung lasa. Mukhang yung lasa nung sa picnic sa Philippines. So ayun guys, natikman na natin lahat. And halos lahat naman eh, nagustuhan ko. Puwera lang dito kay Mozart. So, i-rate ko siya based on category like candy, chocolate, ganyan, chips. Sa chips, wag na siguro kasi halos pare-pares naman yung gumawa nito. So, i-rate ko siya sa candy. Siguro, ito yung pinaka-gusto ko. Tapos, ito yung second. Tapos, ito yung last si Pets. Tapos, sa mga chocolate, ito yung pinaka-gusto ko, syempre. Tapos, sumunod ito. Tapos si Mana, si Choco Bananen, at syempre last na si Mozart na hindi masarap. Ito, hindi ko alam kung anong kategory to eh. Kaya hindi ko na sinama. So ayun guys, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin, sa pagtikim. At kung kaya ko lang kayong bigyan na ipapalabas ko dyan sa camera at makukuha nyo, eh ginawa ko na. So thank you so much again. Don't forget to like this video. Comment down below sa mga next content na gusto nyo pang makita sa akin, mapanood. At sa mga bago sa akin channel, please subscribe. Don't forget and paki-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na paparating sa channel ko. So thank you, thank you, thank you guys again so much. Stay safe, good vibes, and peace out. Tung ina!